1 lang dito yung kanyang waning rift. At ito makakuha ng return kill yung Terrorblade. Terrorblade nag-commit na rin dito sa kanyang metamorphosis. Ayun na rin yung 3 throw. Kaya na yung labanan yan! Tinos na lahat ang pwede nito. Pinuto na nga Menea Sander, ginamit na rin. Avalanche again, connecting mga sir. Nico Baby nasa likod. Gusto niyang habulin dito yung Terrorblade. Terrorblade, yun lang bumalik. Nag-bounce back doon sa Terrorblade yung Omni Slash. Pero Team Solana, tinos na lang sa tropa. Tinos sa tropa. Anong gagawin mo ngayon, sir? Wala na. Grabe bigayan dito ah. So 7 to 12, 12 minutes, almost 13 minutes, Splinter Blast will connect. Face Boots activated, pero naka-Arctic Burn pa rin dito yung Winter Wyvern ni Ninja Boogie. And he will fly out to safety, diba? Pero gustong maghabol, gigil! Nagigil si Nico Baby rito, mga sir. Ayun na, Avalanche kumonek. Na-juke pa nga! Na-juke pa nga, pero meron siya Healing Ward dito. Sabay tip lang. Layo na hinabol niya. Sobrang layo. Grabing dive na yun. Shoutout kay Reynold Heronimo. Papi, relax ka lang dyan, misis mo. Buti wala yung kabit mo ngayon. Pero ito nga, si Teams going in. Binatuan ng puno. Parang bugawin lang dito. Alis ka dyan. Ayan, flame break. Ito na naman yung Batrider. Ang ganda rin kasi yung combination ng ng disruptions. Lalapit na yung Batrider maski wala siya rito yung Blink Dagger. Diba? Lalapit naka na dream, siya. Naka-drums naman siya. Naka-drums din pa. Diba? Added move speed. Naka-lens agad yung Shadow Demon. Yaman nga ng Shadow Demon. Yan na naman siya. Ito na naman. Nangungulit sila dito. Ito, maulit. Punit si Teams, mga sir. Wala na siyang magagawa dyan. Wala pa siyang maski anong item. Pero ito talaga yung kalakasan ng WG Unity. Yung sila yung mas mapapaga mag-online. Tapos yung kung usapang pick-off, sila talaga yung mas makakuha dito compared sa TNC. Kaya TNC, subukan na lang siguro nila kumuha ng objective, ayan. Saka, wala silang choice. Kailangan talaga nila mag-spread out sa mapa. Ang ganda pa ng Winter's Curse, pero, Wala kasi na din. Nico Baby! Merong healing ward na wala na. Yun nga, Dream Coil on 2. Pero nakapag-Blade Fury, Ninja Boogie. Lalubog pa sarili niya, punish. Shadow Demon. Na-punish. Pero patay pa rin. Patay pa rin. Hasted pa rito yung pack. Pero wala na silang pang-burst out. Ay, nilubog niya pala Witch Doctor. Sorry. Akala ko nilubog niya sarili niya. Pero veil na dito nga yung puck. At mukhang... Akala ko, babasag na naman sila ang tower. Shout out kay, kay Gary Reyes. Shout sa wife niya, si Abby Reyes. Shout sa inyo mga bago. Tingin na item. May nakita akong dagger. Meron na? Sige, click. Oo, may nakita. Taga lang. Ayan o. Dagger na si Velo. Bilis. Ang akin ng item o. Yasha na rin dito yung jug. Uy, may nahuli. Si Team Star. Unang blink reveal. Solid ang blink reveal. Sulit yun. 15-8 pa rin tayo mga sir. Pero ganyan talaga eh. Yung lineup ng TNC din kasi matagal din mag-online. Furion yun eh. Furion Terrorblade. Tapos pack pa. Masyadong maraming kailangan pero hindi sila nakaya. Nahuli na naman siya dun. Yun lang. Death Ward mga sir. Tamang Death Ward lang. Nakakalis naman siya. Pero... Ahabulin nga lang. Ay pa rin siya. Kailangan dito ng... Kailangan yung maging maingat sa pag-farm. Masyado hindi sila masyadong pwedeng maging aggressive dito. Na-caught off guard na naman dito yung TNC. Pati dalawang beses na nag-ginawa yun eh. Eh, nagsisimula na naman WG Unity. Ito naman, inoon na naman nila yung lanes. Alam nila yung TNC kailangan nila mag-spread out. Yung... Kailangan group up? Oo. Hindi. Bira sila mag-group up kasi yung mag-group up talaga sila kasi yung NP sure isang lane, yung PAC sure isang lane, puro kasi sila wave clear eh. Tapos yung Terrorblade for sure hanap yan ng kung saan siya pwede mag-farm. Eh gaya ngayon ginagawa nila sa top lane siya ngayon kasama yung Furion. Pero yung Juggernaut ni Nico Baby nandito magpe-pressure sa baba. Tapos yung PAC yung nakaiwalay. Ay nako, eto na naman tayo. Naka-invisible. Uy, nag-drop! Uy, saan lakad mo, sir? Kitang-kita ka dyan! Alam nila eh. May vision sila doon. Kagamit lang ng meta. Nakita nila yung Batrider na nakuha ng invisibility. May sentry nga doon. May observer ward nakita nila yung drop. Kaya sakto yung pagkakadrop doon ng sentry. Well played yun para kay Ninja Boogie. Uy, tinos! Tinos yung Wyvern! Saan ang punta mo, sir? Huwag ka muna magbadali. Relax ka lang. Basag na lang sila ng tower dito. Nakakuha sila ng 2 worlds doon. Sobrang sulit nga ng observer ward. Pati nung drop nila ng sentry doon. Pero mabawi naman yung WG Unity sa pagkuha lang din ng tower. Hindi nga lang masyado magandang exchange kasi second tower sa first tower yun.
Ito na nga rin, mukhang itutuloy ng TNC. Yung kanilang pag-push sa top lane. Yung Batrider, nandun na nag-TP sa top. Yun lang na Lazo nga, Flaming Lazo, na-converge na nga at nagamit. Sakit. Tinuas back na lang. Pero may drums yan eh, tapos may dagger din. So makapag-retaliate yan. Uy. Nakipaglaro lang, nakipaglaro. Tama ba yung blink na doon? Parang nagkamali yata siya nung pag-blink. Flame break? Nakakainis si Teams. Pero yung Wyvern nandito na rin ha. Babalik na rin dito yung Wyvern. Wala na, alis na siya. Alam niya, makamatay na siya eh. Kaya yung Wyvern nakapag... Wala na. Wala na rin siya dito ngayon eh. Tumayo na lang. Space yun. Space. Doon sa nangyari sa bottom lane. Pero kukupatay pa rin. Mid lane naman, mapapatay ba? Oh my God. Interchain. Nakakainis. Oh, malidik. May poison. Oh, hindi na tumama yung Chakram! Pero napagbote na mga kanito si Armel for his buck. So, Kuku, nakuha doon. Parang 2-for-1. Support pa sa isang core and support sa TNC. Ayan. So, eto, balik tayo din sa ating game. 18 minutes, 11-18, 5K gold advantage para sa side ng WG Unity. Nico Baby on his jug. Iba yung build niya ngayon dito sa jug niya. Meron siya ngayon dito ng Battle Fury. Going for the Manta style. Siguro naisip niya na, mag-farm to TNC ito. Gusto nila magpa-farm na lang din ako. Na rin ako. Kasi kanina yung items niya, sobrang bilis niya umitem kanina. Pero sobrang tagal ng interval nung tumagal yung laro eh. Pero ito na nga, nahuli si Ninja Boogie rito. Anong gagawin mo, sir? Wala ka nang gagawin. Ito pa, tutulong sana si Teams. Dinosmak na lang, pero wala siyang awala. Na-purge pa siya rito, mga sir. At mamamatay na naman dito yung Tiny. Alam ng WG Unity kung saan sila nagkakamali. Nagkamali kanina dun sa first game. Kaya binabawi naman nila ngayong second game. Nakikita naman natin yung malaking change. Malaking changes sa naging gameplay nila ngayon. Ito na yung item. Ayan, tinan mo. Ay, nasa na yung mouse. Bulag ko na. Grabe, sobrang labo ng mata ko. Sa 300 na siguro to. Pipe, ayan. Radiant's top tower is under attack. Tinan mo, kahit item selection, ito 4 stuff na agad eh. Parang ano nga, yung kwento din ng game number 1, ganyan. Maagang item is early. Tapos ito rin yung item kanina ni Gabi. First item niya. Manta. Oh, Manta. Tapos na gano'n kagad siya. Skadi. Skadi din, sorry, BKB. Guys. Labo na ng mata ko kasi. Oh, di ba? Ayan na naka, ano na. Again, scaling heroes ang pag-uusapan. Grabe yung yung scaling. Yung mga heroes dito ng TNC when it comes going for the late game. Kaya yung WG, nagmamadali na naman sila rito. They want to pressure. Yung TNC dito sa ating game number 2. Pero kailangan nilang tanda na dun sila nagkamali. Yung team fight sa may mid lane na pinilit nila kung saan nabaliktad ng TNC. Kaya kailangan mas maging maingat yung place na ipapakita nila sa atin. And siguro yung team decision, pati proper positioning ng offlaner nila. Ang huli na naman dito yung Wyvern, mga sir. Patay na naman si Ninja Boogie. Takbo si Teams. Wala pang dagger dito. Yung Tiny pero naka-face boots yan. Makakatakas siya. Then after that, TP lang to defend and also farm yung kanilang tier 2. Yung pack din kasi nag-split push. Now is back on the middle lane. Kaka-TP niya lang. Samantalang si Kuku on his Furion. Shadow Blade. Pero meron na rin siyang Maelstrom. Pero medyo malaki yung lamang ng gold niyan. Compared dun sa game 1. Dikit lang yung game 1. Ito 6K eh. Parang umabot tayo ng 30 minutes, dikit talaga yung laban ng game number 1. Oh, antayin ulit natin mag-35 minutes. Doon na ulit mag-online. Pero kasi difference ngayong game na to, ang daming kills nung ano, WG kumpara nung game number 1. Pati palitan yun. Oo, palitan. After nung, di ba, nag 4-1. Tapos nag 11 something, basta mababa na naman yun sa TNC. Shout kay Kim. I mean, kay KM Mago. Thank you for the 100 stars, Papi. Shout out sa'yo. Pero after nun, hindi naman kills yung priority ng WG Unity. Puro tower sila nun. So, eto pa rin tayo. Double damage rune nandito sa labas ng pit na Roshan. TNC is currently smoked up.
Samantalang itong Batrider, yun ang nag-blink in double dream coil. The Waning Rift pa. Will this be enough? Enough na enough. Mas ginagamit yung disruption. Takbuhan pala yun. Meron kasing ano to eh. Naka-veil of discord lang dito yung buck. Kaya tingnan nyo naman yung amplification sa kanyang damaged output. Diba? Gandang Garland. Pero dahil gumamit na rin sila ng meta, basag lang ng tower. At yung Timberson, napakatapang. Blink lang paloob. Ayun na naman. Pero may pipe to eh. I mean, sorry. Meron siyang Hood of Defiance. Tatanggalin niya lang yung Crypto. Easy. Nico Baby, mag-convert. Long blink in. Nahuli pa rin. Nahila na naman. Yung tiny mga sir. Pero napakagandang Winter's Curse. Hindi tumama yung Chakram. Takbuhan na talaga palayo. Teams lang ang nga dito. Wala pa siyang positioning item. At mamamatay pa rin siya. Good try. Pero hindi enough yun for him to survive. Standing ni Teams. Kanina pa nila napapatay ito. Sobrang tagal na ka ng dagger. 9 deaths para sa kanyang tiny. Oh, 2-9. Alvin Leyva, shout sa'yo. Thank you for the 100, papi. Shout sa'yo. So, ito pa rin tayo. Walang pagkukuha ng Roshan. At naispatan dito si Kuku. Kuku will just try to TP out. Unfortunately, yung flame break hindi na po nakapag-cancel ng channeling ng ano ng TP. Kaya maski natamaan yan. Diba? Patay, ay, hindi niya na makakancel. Samantalang yung pack, nag-TP rin sa shrine. Team, sobrang tagal, no? 9 deaths na rin kasi ito, eh. Kaya nang tagal yung dagger niya. Hindi ito yung normal na teams na laruan. Na sobrang daming deaths. Pero sa akin, ayos na din. Basta hindi na mamatay yung cards nila. Pero in time, syempre, kailangan niya pa rin talaga makuha yun. Dusted ka rito, sir! Dusted si Kuku. Huli ka, sir. May laso, hindi siya makapag-TV. Hindi talaga siya makapag-TV. Yun lang. Patay ito. Inapuyan ka na. Sunog talaga rito yung kahoy. At yun, open na naman ang Roshan for the taking. Ganto rin, sila din yung una na ako, ano, Rosh. Ay, at naku, na-disrupt pa. Na-disrupt pa. Same story. Pero makapag-dagger up dito yung puck. Pero problema, hindi nila makakontest yung Roshan. Easy Aegis para na naman kay Nico Baby para sa kanyang Juggernaut. So, and behave na naman dito si Gabby. Purgatory na naman tayo sa next 5 minutes. Samantalang sa side naman ng WG, pe-pressure nila to. Pe-pressure nila, full health yung jug. Well, they're just lacking short sa ano. Lang yung bounty. Lang dream coil na kanina ka pa. Kanina ka pa, Batrider. At finally, bawing-bawi ka dun ah. 467 gold makukuha ni Armel. Tanggal yung dominating streak. Kasi natapos. Ayun, smoke of deceit. Samantalang ito si Gabby for his Terror Blade will pressure yung bottom lane at yung blink in. Pero walang makita, walang mauli, walang dream coil mga sir. Ito lang ang plano nila. They just want to take out yung tier 1 tower sa middle lane nito ng Dire. Witch Doctor on the other hand, nandun lang sa kabilang side ng river. Just beneath the Ancient. Uy! Uy! Kuku! Magkaibigan oh! Papasan lang. Ay, meron siya. Nabigay na rin dito yung Cold Embrace. Naku, Nico Baby. Nico Baby, silence mo, Bessie. Waning Rip sa pool. Pero meron siyang Manta. Ganda nabigay nun. Na rin yung Urn. Magpapap na rin ba? Hindi, buhay pa rin. Hindi na para ma-burst out dito yung Juggernaut ni Nico. Muti ka na yun. Eto na lang. Pero nandito yung Timberso. Ang problema, hindi siya umabot. Yung Chakram, Nico Baby, nag-aabol. Gusto niya pang lumaban. Timber Chain, hindi umabot dito. Hindi pa nila na-pop yung Aegis. Hindi pa nila na-pop yung Aegis of the Immortal eh. Alangan hindi kasi. Ngayon niya lang pala nakuha yung BKB niya. Pero okay pa rin yun. At least, solid na kill yun. Then, walang buhay dito si Nico. He needs to back out or just farm. Uy! Yoy, munti ka na yun. Nauha pa yung courier. Nahuli pa. Well played para dito kay Kuku na ispatan yung courier ng Dire. Samantalang yung Puck will still try to pressure yung top lane. At walang ma-pressure dito. Hindi sila makapag-pressure pero ito finally full HP na naman dito si Nico Baby on his jug. Pero may nag-TP out na rito yung Uy. Maghabol pa. Gabby, still farming the Ancient Cup. Yung Timberso nandun sa top lane. Kasama yung Witch Doctor. Relax lang kayo, kakain tayo, masarap. Okay, sige, kumain na kayo.
tahimik ulit. Wala, hintahin na naman to. Tingin, kung saan nakatagal rush. Papacheck na ano. Samantalang ito si Teams on is Tiny. Finally, may online name link dagam na. Papagawa na ulit ako ang bagong salamin. Labo, mata ko sobra. Okay lang yan. Nahihirapan ako. Real talk. Arctic burn, ginawan. Sokit! Oh my God! Oh my gulay! Timber chain, hindi nag-latch! Pero wala. Lipad-lipad! Wala, patay pa rin sa rito. Pero yung ito na yung Tiny, pero may four-stop kagad. Nag-pop yung coil. Lalabang pa rin ba? Eh, nasa loob sila ng chakra, mga sir. At walang mamamatay para sa side ng WG. Velo, buhay na buhay pa rin. Patay pa rin dito. Two-man down para sa side ng TNC. Kuko. Kuko, plano mo, hindi mo pa kaya yan. Daan lang, kau naman. Magja-jam na rin dito yung Batrider. Nakailangan din nila kasi nga naka-Shadowblade din naman dito. Investment niya para sa Shadowblade and syempre sa ano, Observer Wards sa side ng TNC. Kuha nila na nila yung map control. Oh, tapa ko. Zone out lang. Oh. Terrorblade dyan, naka-metamorph. Uy! Pero nabop niya kagad yung kanyang BKB. Pero ang problema dito, yung Omnis Lash na gamit na rin Gabi. Sander, ginamit na rin na commit. Pero yun lang, hindi enough yun for him to survive. Yung pack gumaw na rin. Eto na naman tayo, Tier 3 Tower. Binubomba ng WG. Gusto na take out kagad dito yung Tier 3. Kuku, on the other hand, may planong iba. Kailangan dito na Silver Edge. Kaya nag-Shadowblade dyan. Blade Fury in. Ay, Diyos na Lord. Nabuhay na yung coach natin. Si coach na mapaunat na rito. Coach ay, ano ba yun? Nico, coach, baby. Wala pa tayong words dyan. Ayun lang, si Teams nakita. Nice patahan at mamamatay na naman dito yung Tiny ni Teams. Eto si Nico, baby, hindi pa tapos. Pero wala kasi yung curse, hindi rin maposisyon na maganda. At game 3. Splinter Blast na commit na rin. Eto na naman yung Timber. So, wala silang pang-control gano rin sa Timber. Yun na naman yung Chakram. Punit sa Whirling Dead. Patay na naman si Ninja Boogie. Ninja Boogie will try to buy back and try to help its teammates to defend Tier 3. Grabe rin yung Timber. Oh, Timber so lang nang ba-box out, mga sir. Terrorblade, wala rin yung Metamorph pagka-respawn niya within 5 seconds, mga sir. Anong gagawin yung Timber? Ito ngayon, ibang kwento. Mabilis nila na takedown yung Rocks. Unlike kanina ng game number 1 na sobrang tagal na nakapag-defend pa na maigi rito yung TNC. Eto pa! Nahila pa! Online na naman! Dream Coil na gamit! Eto na rin yung Winter's Curse! Pero yun lang, BKB na gamit! Wala pa siya ditong Sander, mga sir! At pinalagambang! Kailangan niya mag-out! Pero yun lang, Batrider will be taken out! Eto pa! Kaiika pa, Nico Baby! Yung ano, yung... Ah! Nakatakas pa! Pero akala nyo, hindi pa kami tapos dito. I-go-go nila rin yung 2 remaining heroes. Pero Nico Baby bumalik. Gusto pa lumaman dito ni Nico Baby na kapag-butterfly din. And they will take out yung Terror Blade again ni Gabi. Bitin sa damage. GG will be called. Game number 3 nga tayo, mga sir. Parehas lang ang story, ha. Di lang umabot ng 35 minutes. Ah, diba? Sabi ko naman, may timer yan eh. May timer yung ganyang lineup. Ayaw na nila pahirapan mga sarili nila. Pero grabe, para sa akin siguro yung Timberso, yung isa sa mga pinakamalaking naging problema nila. And yung isa rin kasi nilang support, Winter Wyvern lang. Oo. Parang doon nagkatalo ngayon eh. Di pati alam na nga ng WG Unity kung saan sila nagkamali. Nagkamali sila na hindi nila tinapos agad yung game. Iba yung kwento ng game number 2. Talaga na force out dito ng WG. Pero yung kwento ng 4-1, dun sa kills yun, parehas lang. Walang papatay sa Timberso. Wala nga silang papatay. Ang layo pa ng item ni Gabi, oh. Tsaka tingnan nyo naman, no? 12 deaths, 7 deaths sa support. Tinan mo, gano'ng kalaki yung, ano, ay sorry. Sa akin nga. Ito, GPM pa lang, oh. 495, 478. 4-5-9-6-7-0-5-6-8. Ano? 4-2-2. Pero tinan mo, grabe item. Blink. Pati hindi nag-work beauty yung gusto nila mangyari. Na meron silang teamfight, na meron silang basag. Mahirap talaga to game na to for TNC. Talagang ano, mas ito mas solid yung execution ng game plan for the side of WGU. Pero anyway guys, game number 3 tayo. Eto na, mamaya magbabalik kami dito sa Wombo X Combo. Ako pa rin si Kalsen, kasama na si Rain,
Magsha-short break na tayo. We'll be back. Content and this time something na makaka-relate sa inyo at the same time makikilala nyo rin yung ating mga tropa rito sa Lupon. Ang topic for